congratulate natin si Queen Mother Carla Estrada para sa first franchise na kanyang Queen Mother Salon. At eto ha, sa chikahan natin with her. Ano kaya masasabi ni Mari Carla na ang kanyang anak na si DJ ay sobrang nag-next level daw dito sa bagong movie nila ni Kat na The House of Us. At balita ko merong sobrang pagpapasexing ginawa si DJ sa movie. Naku Mars, ano yan? Push now na. Siyempre, feeling talaga na happy and blessed dahil katulad ng sinabi ko, hindi mahirap mag-franchise sa Queen Mother dahil wala kami masyadong demands. Diba? Kasi nga, ang usapan talaga namin ng aking team ay more on makatulong nga, hindi yung nagpapa-franchise ka, tapos parang syempre nagninegosyo mga tao, diba? Bakit parang ang hirap-hirap, diba? So, ayoko nang ganun yung feeling. So, kung mayroon, of course, we'll follow kung ano yung mga lahat nasa kontrata, basic lahat yun ng franchise contracts, pero yung mga fees, ang dami kong tinatanggal doon. Dahil wala lang. Dahil pag ikaw yung nagpa-franchise, syempre ma-feel mo rin yun na parang mag-ganan. Yun lang yung sa akin. Baka ako lang yun ha. I don't know with others. Kasi kung kami nga ito lang, sa iba talaga man. Pero kasi syempre yung iba, ang laban nila may pangalan na or something. Pero ang ano ko naman doon, sagot ko naman, basta't maganda yung service mo at na natutugunan yung kailangan talaga ng customer. Okay. Nako yan, talagang happy-happy kami dyan ni nga Melay and Mom Shi Jos. At of course, yung buong magandang buhay staff. Sobrang ansaya namin dahil natutuwa kami na natutuwa ang mga tao, diba? Tinatangkilig kami, diba? And talagang kasi kami, nag-a-adjust kami talaga kung ano talaga ang panlasa ng Pilipino, diba? Hindi namin pinipilit na iakyat namin sila. Gusto namin, ano ba yung gusto nyo, diba? Dali naman talaga gusto natin ibigay. Ano ba ang gusto ng mga nanay? Ano ba ang gusto ng mga anak? Kasi kailangan din lahat i-cater mo, diba? So, we're very happy na tinatangkilik ko. Maraming salamat para sa pagtangkilik na yan. Matapos ang lahat ng lumas. Alam mo kasi, kung nag-start tayo ng 7 taon pa lang naman si Daniel, so kailan naman nag-umpisa talaga na naging maunlad ang buhay. Matagal nang masaya ang buhay ko. Simulang natuto akong buhay ng pamilya ko, masaya na ang buhay ko lang pa. Pero umunlad ang buhay na talagang na-relax naman tayo kahit papano. At mas marami tayong natutunan. Yan ay 7 taon pa lang. So kasabay niyan ay ang magpundar ng mga ano yung tawag si ganun? Investments. Ang kasabay nyo, magpundar ng mga investments para alam mong may pinatunguhan yung pinagpagpura ni Daniel. At syempre lahat yon ay niloloan. So, etong mga panahon na to, nagbabayad ka pala. Pero, okay naman. Kasi, alam mo, lahat yan natutugunan naman. Then eventually, hindi mo rin kasi naman pwedeng ubus-ubos. Syempre, baka biglang may mga kailanganin. Dapat may naunutok tayo. So, yun lang. Kasi ang style ko naman talaga parol lang talaga. Malapit na kaming matapos, pero pinauna ko na muna yung The House of Us. Wow, ayaw. Iyang-iya. Plano ko nga ang tapatan ng showing nila. Ano kaya reaction ni Daniel? Tuma, nasiraan ka naman ang ulo, sabi siguro sa akin. Enjoy muna natin yung The House of Us. After that, pag-usapan natin yung movie naman namin ni na Jobert. Kailangan nila yon. At yun talaga dapat. Para bago na naman ang ibibigay natin puntahe sa mga manunood. Alam mo, masarap makita na merong improvement, especially sa part ng Katniel, no? Catherine and Daniel, na nag-grow sila together as actors. At makikita natin yung
yung passion, diba, yung mahal mo yung craft mo, and then at the same time, natututo ka. Kasi, alam niyo mga pag-artista, oh, hindi madali, akala niyo lang na ganito kami, no, na parang arte-arte lang namin. Hindi ho, mahirap umiyak habang may patay kayo sa pamilya. Mahirap tumawa habang may patay kayo sa pamilya. Mahirap umiyak habang ang saya-saya ng buhay mo. Ang hirap ho, ang hirap ng ginagawa namin. Hindi madaling umarte nang hindi naman kami talaga yon, diba? So, ako, saludo talaga ako at mahal na mahal ko tong industriya eh. Mahal na mahal ko tong craft na meron ako, lalo na sa pag-arte, dahil kung hindi dahil dito, wala akong ipinuhay sa mga anak ko. So, balik tayo dun sa tanong mo. I am very proud of Katniel dahil talagang wow. At layo na nung narating nung dalawa. At napakasarap na makita yun. Lahat yun na subaybayan natin, diba? Step by step. At itong The House of Us, ang ganda na naman ng bagong ibibigay nila. Kaya exciting, no, na mapanood. Ang ganda ng story, of course, Direk Cathy, diba, na yan talaga yung trio na yan eh, diba? Yun talaga yung malupet. And of course, gusto ko naman sa Katniel na kahit na saan sila ilagay, talagang nag-excel sila, nag-shine sila kung saan naman sila ilagay. So, I'm very excited na makita ulit kung ano itong i-deliver ng Katniel sa bago nilang movie. At saka mature na talaga, no? Dahan-dahan. Hindi ito yung iniisip natin na wow, ang OA na. Hindi. Yun ang maganda kasi dinahan-dahan na, which is dapat tama. Tama, tinimpla ng tama talaga yung cut niya. Ang galing. Kasi ito po si Daniel na naka-boxer lang. Hindi ko yan alam. Walang nagpaalam sa akin. Teka lang. Charot lang. Napaka. hindi ako sure kasi konservatibo yung anak kong yun. Hindi ako sure kung ano. Kahit magpahubad ng t-shirt yun, hirap ang production eh. Alam mo yun. Pero kung ginawa man niya yun, I think lahat yan may dahilan, diba? I don't think so. Pero mo naman alaman niya. May nakachichi pa, nakapagchichi. Kakainis ka. Okay, alam niyo, nahihiyang-hiya ako dyan na talagang parang ang datingin, ako lahat ang dahilan. Okay, ako ang gumabay. At along the way, marami din akong pagkakamali sa buhay ko habang lumalaki ang mga anak ko, diba? Pero natututo ka rin sa mga anak ko eh, araw-araw. Tapos ngayon, nandito kami sa stage na nag-uusap na, tapos nagkakaintindihan. Pero pagka tumayo ka bilang isang ina, ina ka talaga. Parang minura kita doon. Bilang isang nanay, nanay ka talaga. Diba? Diba parang mura yung dating? Ina ka talaga eh. Ganun. So, yun, medyo proud lang ako. Sabi nga nila, tayong mga magulang, nandiyan tayo para gabayan, palaki na maayos, i-install sa utak ng mga anak natin kung anong alam natin na tama, diba? Pero hindi ka perfect eh. Hindi mo matuturo lahat ng tama. Ang importante lang sa akin, na paglabas nila, ay hindi sila kayang husgahan. Ay, husgahan man sila ng mundo, kaya nilang harapin yon dahil alam nila kung sino sila at ano ang totoo sa kanila. So, dapat tayong tinuturo natin. Yan. Thank you po. Pulot of the day. Yes.